Aba kuya, bakit parang kabado ka yata dyan? Panayan tingin mo sa rilos mo at pati pawis mo ay butil-butil na oh. Puna ni Joshua sa kanyang kuya Henry. Aba dude, huwag mo sabihin kinakabahan ka na, baka hindi kasi puti ni Almira. Imposible yun, mahal na mahal ka nun at syempre buntis na yun. Wika naman ni Sander. Si Joshua ang kanilang best man at dahil wala namang pwedeng maging bridesmaid na kamag-anak ni Almira, ay si Betty na lamang ang ginawa nilang bridesmaid. Tsaka ayun din naman ang request ni Joshua sa kanila. Kinonsensya pa nga sila nito kunyari at ipinalala sa kanila na may kasalanan sila rito. 15 minutes na lang kasi dude, magsisimulan ang seremonya, kaya medyo nag-aalala na akong talaga. Wika ni Henry na balisa na talaga. Saglit lang, tatawagan ko lang si Almira kuya. Nagre-ring naman kuya, pero walang sumasagot. Wika ni Joshua. Mas lalo siyang kinabahan. Kanina pa rin siya tumatawag dito, pero walang sumasagot. Marami na silang mga bisitang nagsidatingan, maging mga kabarangay ni Almira ay nasa simbahan na rin. Ito na lamang talaga ang wala, pati na ang buong pamilya nito. Samantala, Itay, masakit pa rin po ba ang tiyan mo? Nag-aalalang tanong niya sa ama. Paalis na lamang sila ay bigla itong nakaramdam ng sama ng tiyan. Nako, pasensya na anak ko. Dahil siguro ito sa matinding kaba. Kaya biglang nag-alboruto itong tiyan ko. Baka malit na tayo anak. Iwan niyo na lang siguro ako anak. Kesa naman hindi matuloy ang kasal mo. Itay naman eh. Pwede ba naman po iyon? Pinakamahalagang araw ito ng bunso niyo. Tapos wala po kayo. Naluluha niyang wika sa ama. Anak, mabuti pa itawagan mo muna si Henry, baka nag-aalala na iyon. Ito kasing itay mo, mas kinakabahan pa kaysa sa'yo. Oy, umayos ka nga riyan, Ruben. Aba, baka hindi matuloy ang kasal ng anak mo dahil sa'yo. Wika naman ang kanyang inay sa itay niya. Nay, huwag niyo na pong pagalitan si itay. Hindi rin naman po niya kagustuhan iyan ni. Eh. Wika ni Almira, pero di maiwasang maluha-luha na. Kasi naman ilang minuto na lang, magsisimula na ang kanilang kasal, tapos magbabiyahe pa sila papuntang bayan. Nak, huwag ka nang umiyak dyan. Masasayang iyang makeup mo. Sige ka, gusto mo ba humarap kay Henry ng kalat-kalat ang makeup mo? Wika nito sa kanya. Maingat naman niyang pinunasan iyon at pagkuway nagpaalam na rito para magtungo sa kanyang kwarto. Naiwan kasi niya ang kanyang phone dahil sa pagkataranta nila kanina sa kanyang itay. Mabuti na lamang, tapos na siyang ayusan ng beautician na inupahan ng kanyang inay. Ito kasi ang lahat ng nag-asikaso ng mga kailangan niya. Gusto daw nitong gampanan ang pagiging ina nito sa araw ng kanyang kasal. Umaga pa lang ng desperas ng kasal, naihanda na ang plaza sa gaganaping kasal. May mga dekorasyon na hindi tipikal na nakikita sa simpleng kasala ng mga taga-probinsya. Ang grande ang pagkakaayos ng plaza. Hindi na ito nagmukhang plaza dahil iba't ibang uri ng mga fresh flowers na nakadesenyo sa bawat sulok niyon ang nagpapaganda rito. Pero karamihan ng kulay ay blue dahil iyon ang motif ng kasal. Ang itaas naman ay nadedekorasyonan ng hanging wisteria flowers na kulay blue na nilagyan din ng iilang ibang kulay at may mga rosas din na iba't iba. Siyempre ang mga lamesa na maayos na nakalagay sa mga pwesto nito ay nadedesenyuhan din ng mga bulaklak na kulay blue. At siyempre ang mga tablecloths ay pawang nasunod ang kulay sa motif at maging mga upuan ay ganun din. Sa entrance naman ng plaza, tila ginawa iyong entrance ng prinsesa. Meron doong arko na nilagyan ng iba't ibang bulaklak. Ang lahat ay namangha sa pagkakaayos ng plaza. Marami ang nagsasabing tila isang paraiso daw iyon. Marami rin ang mga taga-barangay nila ang naiilang at tila ayaw nang pumasok sa reception area kasi parang feeling daw ng mga ito ay hindi sila nababagi doon. Ngunit si Henry at ang kanyang future father-in-law na si Don Benedict ang nakipag-usap sa mga tao. Sinabi nila na para sa lahat ng kasal,
lahat ay pwedeng dumalo. Matanda man, bata, o basta kahit sino, kahit pa hindi iyan nakasuot ng magarang damit o kahit madumi pa iyan. Nagpaliwanag naman sa mga ito si Henry na kaya daw nito ginawang special ang kanilang kasal dahil iyon sa pagmamahal nito sa kanya. Sabi pa nito, special siya kaya special din ang preparasyon ng kasal nila. Naluha pa nga siya nang makita iyon. Kasi busy din sila sa kanilang bahay kaya hindi siya nagkaroon ng time na tumulong sa pag-ayos sa plaza. Ang salo-salo para sa desperas sa kanilang bahay na lamang ginanap. Malawak naman ang harapan ng bahay ng kanyang Kuya Ryan kaya naglagay ulit doon ng ilang panandali ang apat na mahabang lamesa at doon kumain ang lahat. Unang gabi pa lamang bumahana ng handaan sa kanilang kasal. Hindi na niya alam kung ilang baboy ang kinatay para lamang sa gabing iyon. May mga putahe din ng baka pero hindi rin niya alam kung ilan ang kinatay. May mga putahe ng manok at syempre mga seafoods. At syempre, hindi mawawala ang masarap na pagkain ni handa ng mga taga-barangay ni Almira. Naging sobrang saya ng gabing iyon. Wala na talaga siyang mahihiling pa. Pero matapos ang sandaling pagsayaw nila ni Henry, nag-aya na umuwi ang papa nito. Hindi daw tamang sa bahay sila ng babae manggagaling, lalo pa at sa kanila ang lalaki. Sila daw ang dapat na mauna sa simbahan at kung tutuusin nga daw sana, bawal silang magkita sa gabing iyon bago ang kasal. Pero dahil sa kasiyahan sa desperas ng gabi, ay binaliwala na nila iyon. Ayaw nga sanang pumayag ni Henry, pero itinaboy na niya ito. Hello, mahal? Mahal, nasaan na kayo? Okay ka ba? Nag-aalala na ako ng sobra sa inyo. Bakit wala pa kayo? Ilang minuto na lang magsisimula na ang kasal natin. Pasensya na mahal. Si Itay kasi biglang nag-alboruto ang tiyan. Nakailang balik na siya sa CR. Pero huwag ka nang mag-alala kasi pinainom na namin siya ng gamot. Please, pa-announce mo naman sa lahat na baka malate ng konting oras ang kasal natin ha. Hindi naman pwedeng iwan ko na lamang dito si Itay. Kasal natin to eh. Siyempre, hindi pwedeng wala siya. Napapaiyak na naman siya pero pinigilan niya. Sayang naman ang kanyang makeup na pinaghirapan ng beautician. Nagulat pa naman siya kanina nang matapos ito sa pagme-makeup sa kanya. Hindi siya makapaniwalang napakaganda ng pagkaka-makeup sa kanya. Idagdag pa ang suot niyang wedding gown na elegante at talaga namang bumagay sa kanya. Maiksi pa ang kanyang buhok kaya naman pinasuot siya ng wig na kulay ash brown. Dati na iyong nakaayos para sa hairstyle na pang-wedding. Pinatungan na lamang iyon ng flower crown na may iba't ibang kulay na bumagi naman sa kanyang wedding gown. Medyo labas nga lang ng konti ang bahagi ng kanyang dibdib pero kaya naman niyang dalhin. Okay, don't worry mahal. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila ha. Huwag kang iiyak dyan. Bahala ka. Ako na ang magsusundo dyan sa'yo kapag nalaman kong umiyak ka. Basta mag-promise ka na darating ka ha. Huwag mo akong tatakbuhan. Pabirong sabi nito sa kabilang linya. Sira, at bakit mo naman naisip na tatakbuhan kita, Aber? Biro lang po, mahal. Sige na po, sabihin ko na sa mga bisita natin ha. Baka kasi kung ano-ano na ang iniisip nila. Basta kapag okay na si Itay, magtungo na kayo rito ha. Oo naman, mahal. Alam mo naman kung gaano ako ka-excited sa kasal natin. Sige na po, bye na. I love you. Mas mahal kita, Almira. Sobrang mahal na mahal kita. Sus, nambola pa. Sige na po, bye na. Paalam ni Almira dito. Siya na ang mismong pumatay ng phone at nagtungo na rin siya sa terrace kung nasaan ang kanyang Itay at Inay. Sigurado ka bang okay ka na Itay? Narinig niyang tanong ng kanyang Kuya Ryan. Oo, hindi na kumukulo ang tiyan ko. Tsaka hindi tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Kasal ni Almira ngayon. Baka ako pa ang masisi kung hindi matuloy ang kasal nila. Itay, okay lang po. Kahit maghintay pa tayo ng ilang sandali. Nakausap ko na po si Henry. Siya na raw po ang bahala sa mga bisita. Basta't magpagaling ka daw po at kapag okay na ang pakiramdam mo, saka na lang daw po tayo magbiyahe.
Nakangiting wika niya sa kanyang ama. Halata kasi sa mukha nito ang pamamroblema dahil sa nararamdaman nito. Ganun ba anak? Sige, kahit 15 minutos pa anak, subukan natin kung hindi naaatake ang tiyan ko. Sige po itay, tingnan ko lang po muna si Namang Andoy doon. Check ko lamang po ang ating mga pagkain kung naluto na po ang lahat. Paalam niya rito. Halos magdamag nagluto ang kanilang mga kusinero. Awang-awa na nga siya sa mga ito. Si Aling Nena ang nagsusupervise ng lahat, lalo na sa paghahanda niyon sa mga pagkaing dadalhin na sa reception area. Napakaraming malalaking kaldero at kawa ang kanyang nakita na puno ng iba't ibang putahe. Kung marami ang naging handa kagabi para sa salo-salo sa Desperas, mas triple ang dami niyon ngayon. Hindi ka basta-basta makakapili ng putahe dahil mukhang lahat ay masasarap. Nako, iha! Bakit ka nagtungo dito? Mangangamoy uso ka! Hindi naman po siguro, Aling Nena. Gusto ko lang pong makita ang ating mga handa kung naluto na po ang lahat. Luto ng lahat, iha. Wala ka nang dapat pang ipag-alala. Ako na ang bahala dito. Bakit ba nandito pa kayo? Di ba dapat nasa simbahan na kayo? Sumakit po kasi ang tiyan ni itay. Pero uminom na po ng gamot, kaya inaantabayanan na lamang po namin ang tiyan niya kung mag-aalboruto pa pong muli. Ay, mabuti naman kung ganun. Ay hala, sige na, bumalik ka na sa loob dahil baka mag-amoy uso ka na. Sige po, Aling Nena, maiwan ko na po muna kayo. Paalam niya rito. Papasok pa lamang siya sa pinto ng kusina, nakita na niya ang kanyang inay. Anak, tayo na daw, sabi ng iyong itay. Hindi na raw nag-aalboruto ang tiyan niya. Wika ng kanyang inay. Talaga po, inay? Sige po, tayo na. Masayang bulalas niya, saka nagmadali ng magtungo sa terrace. Ilang sandali pa ay lula na sila ng kanyang bridal car, kasama ang kanyang inay, itay at ang kanyang kuya Ryan. Sobrang laki ng pasasalamat niya sa Diyos dahil akala talaga niya wala siyang ina na maghahatid sa kanya sa altar. Dahil nga ang pagkakaalam ay patay na ang kanyang inay. Pero kahit ganon, malaki pa rin ang pasasalamat niya sa tumayong inay niya noong mga panahong kailangan niya ng kalinga ng isang ina. Halos isang oras ang naging biyahe nila patungong bayan. Late na talaga sila, pero alam niyang naghihintay ang kanyang mahal sa kanya. Andito na ang bride! Sigaw ng isang bisita nang makita ang kanilang bridal car. Naluluha si Henry habang nakikita si Almira na naghahanda na sa paglalakad nila sa aisle. Iniabot naman sa kanya ang mic. Hindi alam ng kanyang mahal na kakantahan niya ito sa araw ng kasal nito. Ilang araw din niyang pre-practice ang kantang ito, pero syempre pasekreto iyon kay Almira. Hindi rin ito alam na marunong siyang kumanta, kaya siguradong magugulat talaga ito. Napakaganda ng kanyang mahal para sa kanya. Ito na ang pinakamagandang bride sa buong mundo. Bagay na bagay dito ang napakaganda at eleganteng wedding gown na suot nito. Bumagi din dito ang suot nitong wig na may nakapatong na koronang bulaklak sa ulo. Grabe ang kaba niya kanina. Akala talaga niya kung ano na ang nangyari dito, pero nakahinga na siya ng maluwag nang tumawag ito at sabihin may dinaramdam pala ang itay nito. Humudyat na ang wedding coordinator nila na magsisimula na ang seremonya. Pumailan lang ang tunog ng piano na ang tinutugtog ay ang kantang Beautiful and White by Shane Phelan. Nagsimula na siyang kumanta at tulad nga ng inaasahan, nagulat ang lahat. Maging si Almira, nakatabi ang itay at inay nito. Napa-oh pa nga ang lahat nang marinig ang kanyang boses. Marami ang nagsasabi na maganda ang kanyang boses at ang sabi ng wedding coordinator nila na naging kaibigan na rin niya ay talagang bagay daw ang kantang napili niya sa boses niya. Nagsimula ng lumakad ang mga importanteng kalahok ng kanilang wedding ceremony. Pero hindi doon nakatuon ang kanyang mga mata kung hindi kay Almira lang na nooy maingat na pinupunasan ng luha. Kahit siya, hindi niya napigilan ang maluha dahil sa kanta at syempre
kahit sino namang makita mo ang pinakamamahal mong babae na finally makakaisang dibdib mo na ay talagang babaha ng luha. Lalo pa at siya ang kumakanta. Damang-dama niya ang kanta dahil para iyon sa kanyang mahal. Parang di na nga niya nakikita ang ibang mga taong nauunang maglakad dito dahil dito na lamang nakafocus ang kanyang tingin. Nagpatuloy siya sa pagkanta kahit hilam na ng luha ang kanyang mga mata. Pinupunasan niya iyon pero parang hindi na maampat-ampat. Animo may bukal na nasa kanyang mga mata. Nakita niyang tila humahagulgol na si Almira habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Patuloy lamang siya sa pagkanta kahit medyo gumagaralgal na ang boses niya. Gusto niyang tapusin ang kantang iyon para sa kanyang mahal. Napaka-bless niya dahil nakilala niya si Almira na kahit puro kasamaan ng ugali ang ipinakita niya ay patuloy pa rin siya nitong pinapatawad. Puro pasakit at tanim ng galit ang laman ng dibdib niya noon sa mga babae. Akalaing ba niyang mababago siya nito? Ngayon normal na siyang nabubuhay. Walang galit at hinanakit na nakatago sa kanyang puso. Simula pagkabata, galit na siya sa kanyang ina at punong-puno ng hinanakit dito. Ngayon wala na ang mga iyon sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya lahat ay normal na sa kanya. Napakagaan na. Si Almira naman ay damang-dama ang kanta habang dahan-dahan siyang papalapit sa kanyang mahal. Hindi niya inaalis ang paningin dito habang naglalakad. Napakagwapo nito sa suot na blue tuxedo. Animo kamukha at kasing katawan nito ay yung mga bida sa may Turkey series. Matikas ang tindig at matipuno ito. Hindi niya inaasahang ito pala mismo ang kakanta ng kantang napili niya para sa kanilang kasal. Mas lalo siyang naging emosyonal nang maigpit na hawakan ng kamay niya ng kanyang ina at hinawakan din ng kanyang itay ang kamay niyang nakakapit sa braso nito. Isang himala ang pangyayaring ito sa kanya. Noon pinapangarap lamang niya ito kahit alam niyang imposible na. Pero ngayon, heto, natupad ang kanyang pangarap na kumpleto ang kanyang mga magulang na maghahatid sa kanya sa altar. Panay ang punas niya sa kanyang luha pero maingat lamang dahil baka magmukha siyang panda sa araw ng kanyang kasal kapag kumalat ang kanyang eyeliner. Mabuti na lamang hindi basta-basta makeup lang ang ginamit ng beautician sa kanya. Kung normal na makeup lang siguro iyon, siguradong kumalat na iyon sa mukha niya. Hanggang sa tuluyan na siyang makalapit kay Henry, nahilam na rin ang luha. Iniabot ng kanyang itay ang kanyang kamay dito at pinagsalikop iyon. Nagmano naman ito sa kanyang itay at inay. Ingatan mo ang anak ko, Henry. Alam mo naman kung gaano ko kamahal iyan. Garalgal ang boses ng kanyang itay. Lalo naman siyang naiyak nang makitang tuluyan ng lumuha ang kanyang itay. Mga anak, lagi niyong tatandaan na mahal ko kayo. Nandito lang ako palagi, handang gumabay sa inyo. Titiyakin kong magpapakaina na ako sa inyong dalawa, mga anak. Ingatan niyo ang isa't isa, ha? Naiiyak ding wika ng kanyang inay, saka pareha silang niyakap ng mahigpit. Inalalayan naman siya ni Henry papunta sa may altar at muli siya nitong inalalayan sa pagupo. Hanggang sa nagsimula ng magsalita ang pari. Halos wala siyang maunawaan dahil sa matinding kaba at saya. Nakatingin na lamang siya kay Henry at ganoon din ito sa kanya. Maya-maya ay napalingon siya sa mga bisita. Sumesay niya sa mga ito. Pinapatayo na pala sila ng pari, hindi pa niya alam. Nako! Mukhang may sariling mundo ang ating mga groom at bride ah. Hindi na ako naririnig, samantalang nakamayk pa ako. Natatawang wika ng pari, na sinundan naman ng kanilang mga saksi sa kasal. Napakamot naman si Henry sa ulo, at siya naman ay nahihiyang umiti sa pari. Henry, do you take Almira as your lawful wife? To have and to hold? For better or for worse? For richer or for poorer? Yes, yes, I do, Father. Malakas na sagot kaagad nito, saka pinisil ng bahagya ang palad niya. Ahem, huwag masyadong atat iho.
Patapusin mo muna ang tanong ko. Hindi tayo nagmamaraton dito para makipag-unahan ka. Saway dito ng pari. Oho, hindi pa po pala tapos iyon, Father. Tila nagulat na tanong ni Henry. Mahal, makinig ka kasi, pasaway ka. Natatawang wika naman ni Almira. Ay, sorry po, Father. Ang totoo po kasi niyan, kinakabahan po ako, kaya natataranta ako ng konti. Hinging paumanhin dito ni Henry. Natawa naman ang butihing pari at mga nakikinig. Nako, iho, kay laki lang ng katawan mo. Nerbiyoso ka naman pala. Makinig ha, uulitin ko ang tanong. Wika ng pari na pinipigilan na ang matawa. Ang mga saksi naman sa kanila ay natatawa rin sa kalokohan ni Henry. Henry, do you take Almira as your lawful wife to have and to hold for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and cherish until death do you part? Yes po, 100%, yes. Kuwelang sagot ni Henry na mabilis siyang ginawaran ng halik sa noo. Hiyang-hiya tuloy siya nang mag-uwi ang mga taong nasa simbahan. Nakangiting na pailing na lamang ang pari sa kanyang mahal. And you, Almira, do you take Henry as your lawful husband to have and to hold for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and cherish until death do you part? Tanong naman sa kanya. OMG, yes na yes po, Father. Malakas na sagot ni Almira. Nako, ang mga batang ito talaga. Mukhang nagmamadali nang i-announce ko na sila ay kasal na. Wika ng pari. Nagpatunog ng bell ang sakristan, tanda ng exchange wedding ring na ang susunod na seremonya. Lumapit sa kanila ang ring bearer na isa sa anak ng kanyang Kuya Ryan. Kinuha ni Henry ang singsing niya at hinawakan ng kanyang kamay. Pumailan lang naman ang awiting Can't Help Falling in Love by Elvis Presley. Intro pa lang ng kanta ay makikita na ang kaseryosohan sa mukha nito. Miro, Almira, o kahit pa ulit-ulit kang magbago ng pangalan, ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin ko. Noon, nagpanggap kang lalaki, pero ika nga, kapag talagang itinilaga ka sa isang tao ng Panginoon, gagawa siya ng paraan para maging maayos ang lahat sa inyo. Kahit na ang alam ko noon ay lalaki ka, minahal pa rin kita ng sobra-sobra mahal. Dumating pa sa puntong natanggap ko sa sarili ko na bakla ako dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Tapos ayun, biglang nalaman ko na babae ka pala. Naggalit ako noon, pero syempre natuwa din kasi babae ka nga. Akala natin okay na, tapos may problema pa pala. Nalaman natin na magkapatid tayo sa ina. Puro luha at pighati na naman ang nararanasan natin nung time na iyon. Tapos, sorry. Umiiyak na ito. Hindi niya akalaing naging napakahirap pala ng mga sandaling iyon para sa lalaki. Pinahid niya ang luha nito gamit ang kanyang palad. Lumuluha na rin siya. Ramdam kasi niya ang mga sinasabi nito. Tama lang talaga ang kanyang naging desisyon na mahalin ito. At ito ang pangarap niyang lalaki. Simula nang makilala niya ito, ramdam na ramdam niya, lalo na ngayon na nag-uumapaw ang pag-ibig niya sa lalaki. Sorry, ang pangit ko pa namang umiyak. Wika nito, pero hindi pa rin ipinagpatuloy ang nais sabihin dahil gumagaralgal pa rin ang boses. Maging ang mga bisita nila ay tila ramdam na ramdam din ang nilalaman ng bawat salitang binibitawan nito. Ramdam ng lahat ang pagmamahal nito sa kanya. Maririnig ang mahihinang hikbi ng ilan. Ang iba naman ay sumisinghot ng kanilang sipon. Maya-maya ay nakabawi na ito, kaya nagpatuloy muli sa pagsasalita. Whew! Nakakahiya! Ang haba na ng litanya ko, pero ito na ngayon.
nalaman na natin na buntis ka at syempre ako ang ama. Kaya lang, nalaman nga natin na magkapatid tayo. Kaya kahit sobrang sakit sa kalooban ko, kahit halos ikamatay na ng puso ko nang lumapit tayo sa pinsan kong si Joshua para pakasalan ka, ginawa ko pa rin dahil pa rin iyon sa pagmamahal ko sa'yo. Dahil nag-aalala ka kay Itay na baka magkasakit ulit siya. Alam mo yung puso ko noon, parang hinihiwa na ewan. Pero kinaya ko yun para maisaayos ka lang. Kahit parang gusto ko na lang noong mamatay. Kasi ikaw ba naman na mag-ina mo, bigla mong ipapakiusap na alagaan ng iba, na kahit imbis na ako na saan ang nag-aalaga. Pero heto nga, ang lahat ng iyon ay pagsubok lang pala. At dahil naawa sa atin ng Diyos, heto na tayo ngayon mahal. Hawak ko ang kamay mo. At once, naisuot ko na ang singsing na ito. Magiging akin ka na talaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na tayo ikinakasal na talaga. Madamdaming pahayag nito na kahit na lumuluha, eh patuloy pa rin nagsasalita. Siya naman ay hindi rin maampat ang luha. Idagdag pa ang musikang pumapailan lang sa loob ng simbahan. Almira, isuot mo ang singsing na ito, tanda ng aking tapat na pagmamahal sa'yo. At ipinapangako ko na pakamamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Ipinapangako ko, ako ay magiging mapagmahal na asawa at responsabling ama ng anak natin at magiging mga anak pa natin. Mahal na mahal kita, Almira. Umiiyak na pahayag pa nito at isinuot na sa kanya ang singsing. Hindi niya mapigilan ang kanyang luha, maging ang mga saksi sa kanilang kasal. Lalo na ang kanyang Kuya Ryan at ang kanyang itay. Si tatang naman ay maluha-luha lang. Ang kanilang inay ay malakas nang humahagulgol. Marahil masaya ito para sa kanila ni Almira. Kinuha niya ang singsing, ngunit maingat muna niyang pinunasan ang kanyang luha. Gusto niyang makita ang kanyang mahal habang sinasabi dito ang kanyang wagas na pag-ibig para dito. Henry, una pa lang kitang makita, alam kong ikaw na ang pangarap kong lalaki. Oo, hindi ako umaasa kasi naman sa estado pa lang sa buhay, talo na ako eh. Ika nga sabi nila, langit ka at lupa naman ako. Pero hindi ko akalaing aabot tayo rito. Nasabay tayong tatayo rito sa harap ng altar na ito. At oo, ang dami pa nating pinagdaan ng dalawa. Pero heto sa awa ng Diyos, sa wakas, magkakasama na rin tayo bilang mag-asawa. Kaya simula sa araw na ito, pakatatandaan mo na mahal kita at sana tanggapin mo ang singsing na ito na sumisimbolo ng pagmamahal ko sa iyo ng totoo. Simula sa araw na ito, kasama mo na akong tatawa, iiyak, masasaktan at syempre sa hirap at ginhawa. Mahal kita at mas pakamamahalin pa kita sa araw-araw na tayo ay magkasama. Kahit anong mangyari, lagi lang akong nasa tabi mo. Handa kitang damayan sa lahat ng oras. I love you, Henry Buena Vista. I love you so much, my husband. Madamdaming pahayag niya habang patuloy sa pagluha. Buong pusong hinawakan ni Henry ang kanyang palad at buong pagmamahal na hinalikan iyon. Saka sila nagyakap habang parehas na umiiyak. Maririnig sa simbahan ang mahihinang hikbi ng ilang mga bisita, maging ang hikbi ng mga ikinasal. Damang-dama ng mga ito ang bawat katagang binitawan ng mga kinakasal. Lalo na kay Henry na animo sinabi na ang talambuhay nilang dalawa. Okay, let's proceed. Henry and Almira, you have united two families and two sets of friends. I ask them now to promise that they will support your marriage with joy, love, and optimism, with the blessings of God and everyone who is present here today. This is my pleasure to pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Nagpalakpakan ng lahat. Si Henry naman ay iniangat na ang kanyang belo
Saka sinapo ang kanyang labi at hinalikan siya ng buong pagmamahal habang pareha silang lumuluha dahil sa lubos na kaligayahan. Finally, mag-asawa na sila. Matapos ang seremonya, may mga pinirmahan pa silang mga papeles at afternoon, nagkaroon ng picture taking sa simbahan. Matapos iyon, nagtungo na sila sa reception area. Sunod-sunod ang pagputok ng luces na paputok, tanda ng dumating na bagong kasal. May mga preparasyon pang ginawa sa kanila ang mga nakakatanda, kesyo pampaswerte daw iyon. Matapos iyon, masayang inanunsyo na ng mga MC na walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Benji ang oras na ng kainan. Bumaha ng pagkain at kahit napakagara ng kasalang iyon, walang pinipiling bisita kaya naman ang lahat ay nabusog at masaya. Kanya-kanya rin ang picture ng ilang mga bisita. Namamangha dahil unang beses na maikinasal sa kanilang lugar na ganoon karangya. Matapos ang kainan, syempre nagsimula na ang tradisyon na pantomina. Sumayaw silang mag-asawa at marami ang nagtuturok ng pera sa kanila. Kahit ang kanilang mga kabarangay ay hindi nagpauli, talagang todo suporta ang mga ito sa bagong kasal. May mga ninong at ninang talagang padamihan at pataasan ng turok. Halos mamulaklak na ng pera ang kanilang damit nito ni Henry. Lahat ay napakasaya ng mga sandaling iyon, lalo na ang mga ikinakasal syempre. Maya-maya, napahiyaw ang lahat. Sila naman ni Henry ay napalingon sa pinagkakaguluhan ng lahat. Ganoon na lamang ang pagkagulat nila. Halos lumuwa ang mga mata ni Almira nang ilabas sa isang malaking eco bag ang mga perang tila ginawang banig. Napanganga siya. Si Henry naman ay naiilang na nakangiti lamang. Ang kanilang Papa Benedict, katulong si Joshua ang nagdala niyon sa kanila. Tila ginawa iyong kapa, isa sa kanya at isa kay Almira. Nagpalakpakan ng lahat, ang ilan ay napahiyaw pa. Tumataginting na 2 milyon pesos ang halaga ng perang iyon. 1 milyon sa kanya at 1 milyon din kay Henry. Naiyak na siya ng tuluyan. Hindi niya alam kung papaano magpapasalamat kay tatang na ngayon ay father-in-law na niya. Ilang sandali pa bago natapos ang kanilang pagsasayaw, nagsimula na ang bilangan ng pera. Mahigit 2.5 milyon ang kanilang kinita sa konting sandaling pagsasayaw nila. Hindi rin kasi nagpahuli ang iba nilang ninong at ninang, lalo na ang ninong nilang may mataas na posisyon sa lipunan. Kumpadre daw ito ng kanilang papa. Natapos ang kasalang iyon ng napakasaya at masagana. Sa mansyon na rin tumuloy si Henry. Talagang iniuwi na siya nito. At kinabukasan, lumipad sila patungo sa Siargao para doon mag-honeymoon. Makalipas ang ilang buwan, "Henry!" sigaw ni Almira. Dinig na dinig naman iyon ni Henry, kaya mabilis siyang nagtungo sa kinaroroonan ng asawa. Nasa may garden ito dahil hilig talaga nito ang maghalaman katulad ng kanyang papa, kaya kahit kabuwanan na ay di pa rin niya ito mapigilan. "Henry, bilis! Manganganak na yata ako!" sigaw nito nang makita siyang papalapit na rito. "Naku mahal, tayo na sa ospital!" Tarantang wika naman ni Henry. Wala pa naman ang kanyang papa dahil nasa Manila ito. Ang mama naman niya na inay din ni Almira ay nagbalik na sa poder ng kinakasama nito. Kaya talagang natataranta siya dahil wala siyang alam sa ganitong bagay. Binuhat niya ito at mabilis na tumakbo sa may gate. "Ay, hala senyorito! Di po ba dapat sumakay kayo ng kotse niyo?" Nagtatakang tanong ng gwardiya nila. "Ay, oo nga pala. Manong makikisuyo na nga lang po ko kay Joshua. Pakisabi manganganak na si Almira." "Sige po." Wika nito saka tumakbo na papasok ng mansyon. "Mahal, bilisan mo, sobrang sakit na." Umiiyak na wika ni Almira na lalo namang nagpataranta sa kanya. "Sorry mahal, natataranta ako eh." Hinging paumanhin niya rito saka mabilis nang nagtungo sa garahe. Nakita naman niyang humahangos na rin papalapit si Joshua at si Aling Nena.
Kuya, sakay na kayo ni Almira. Ako nang magdadrive. Sigaw ni Joshua, halatang nag-aalala din ito. Si Aling Nena naman ay iniabot kay Joshua ang mga kakailanganin nila sa ospital nang nakasakay na sila. Saka nito pinarurot ang kotse. Mahal, ang sakit. Nakangiwing wika ni Almira. Hirap na hirap ito. Mababa ka sa mukha nito ang sakit na nararamdaman. Mahigpit naman niyang yakap ito at hawak ang isang palad saka paulit-ulit na hinahalikan iyon. Don't worry, mahal. Mamaya magiging okay na rin iyan. Paglabas ni baby, siguradong mapapalitan ng saya iyang nararamdaman mo ngayon. Pray lang tayo, ha? Malalagpasan mo rin iyan. Please, kayanin mo para sa baby natin. Naiiyak na ring wika niya, saka pinaliguan ito ng halik sa mukha. Oo naman, mahal. Kakayanin ko ang lahat. Alam mo naman kung gaano ko hinintay ang sandaling ito. Kaya lang sobrang sakit. Wika nito kahit nahihirapan. Paulit-ulit pa itong napapabuga ng hangin. I love you. Sorry, wala akong magawa, mahal. Okay lang, mahal. Kaya ko naman. Kuya, malapit na tayo. Almira, kayanin mo. Malapit na tayo sa ospital. Wika naman ni Joshua rito. Maya-maya lamang ay narating na nga nila ang ospital. Agad na inasikaso ng mga ito ang kanyang mahal na asawa. Gusto sana niyang pumasok pero hindi na siya pinasama ng doktor. Kaya heto, paroon at parito siya dahil sa pag-aalala niya sa asawa ay hindi na niya nagawa pang umupo. Maya-maya, nagulat siya nang bumukas ang pinto ng delivery room. Sino po sa inyo ang asawa? Tanong ng nurse na lumabas doon. Sinabi niyang siya, tapos pinapasok siya sa loob. Pero bago yun, pinagugas muna siya ng kamay, pinag-alcohol at pinagsuot siya ng tila uniform na para doon lamang sa operating room. Pati ulo niya ay balot na balot din at nakamask din siya. Kinakabahan siya, baka kung ano na ang nangyari sa kanyang mahal. Nurse, anong nangyari sa misis ko? Nag-aalalang tanong niya. Medyo nahihirapan po kasi siyang ilabas ang kambal niyong anak, sir. Tsaka hinahanap po kayo. Wika ng nurse, saka mabilis na itong naglakad papasok. Kambal ang anak namin? Hindi makapaniwalang sabi niya sa sarili. Saka mabilis na rin sumunod sa nurse. Halos maluwa siya pagkakita sa kanyang mahal na asawa. Halatang hirap na hirap ito. Umiiyak ito habang umiiri. Mabilis siyang lumapit dito at ginanap ang kamay saka hinalikan ito sa pisngi. Mahal, kayanin mo, ha? Kayanin mo para sa amin ang mga anak mo, para masilayan na natin sila. Kakayanin ko to, mahal ko. Kakayanin ko. Hirap na hirap na sagot nito sa kanya. Narinig niyang sinabi ng doktor na umiri pa ito ng malakas dahil malapit na. Mahigpit itong humawak sa kanyang kamay at saka sinunod ang sinabi ng doktor. Isang malakas na pag-ire at narinig na nila ang unang iyak ng kanilang anak. Masayang tiningnan niya ang kanyang anak na hawak-hawak na ng doktora. Saka muli nitong sinabi na isa pang malakas na pag-ire. Sinunod naman ulit iyon ng mahal niya. Kasunod ng malakas na ire na iyon ang malakas na paglabas ng isa pa nilang anak. Ngunit hindi agad iyon nakaiyak, kaya kinabahan na siya. Ngunit maya-maya lamang ay umiiyak na ito. Mas malakas pa sa pag-iyak ng naunang lumabas na baby. Congrats, Mr. and Mrs. Bonavista. Isang malusog na lalaki at isang malusog na babae ang inyong kambal. Masayang pahayag ng doktora. Napahagulgol siya. Diyos ko, maraming salamat po. Malakas na wika niya habang umiiyak, saka buong pagmamahal na hinalikan niya ang labi ng kanyang mahal. Mahal ko, salamat. Salamat sa pagsilang mo sa ating mga anak. I love you so much. Madamdaming pahayag niya habang mahigpit na hawak ang kamay nito at buong pagmamahal na paulit-ulit itong hinahagkan sa noo. Gusto niyang mapawi ang nararamdaman nito dahil bakas ang pagod at paghihirap sa mukha nito. Pero nandun naman ang kasiyahan, lalo na at naririnig nito ang iyak ng kanilang mga mahal na anak.
I love you too. Tugon naman ni Almira habang umiiyak. Maya-maya'y sinabi ng doktor na kailangan na niyang lumabas at sinabi din na hintayin na lamang na maisaayos ang kanyang asawa sa isang silid. Kuya, kamusta na si Almira? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Joshua. Kambal ang mga pamangkin mo, Joshua. What? Wow, siguradong matutuwa niyan si Tito at ang itay ni Miro. Oo nga, nakakagulat. Ang daya ng kaibigan mong iyan. Ito pala yung palagi niyang sinasabi na may sorpresa daw siya at malalaman ko raw kapag nakapanganak na siya. Grabe yung saya, Joshua. Hindi ko ma-explain. Parang sasabog yung puso ko sa sobrang kaligayahan. Congrats, kuya. Isang napakasayang pangyayari ito sa inyong buhay. Siguradong magkakaroon na naman ng buhay ang mansyon. Mukhang mababawasan na naman ang oras ang aking pagla-livestream dahil may pagkakaabala na akong iba. Masayang pahayag niya rito. Nang maiayos ang kanyang mahal na asawa sa pribadong silid, nagtungo na siya roon. Si Joshua naman ay lumabas muna para bumili ng maaari nilang makain. Punong-puno ng emosyon ang kanyang puso na lumapit dito. Halatang napagod ito ng husto, pero talagang pinilit nitong ilabas ng normal ang kanilang mga anak. Kaya pala ang laki ng tiyan nito dahil dalawa pala ang laman niyon. Kaya pala hindi siya nito isinama noong nagpa-ultrasound ito at isama man, pero baka kakutsaba nito ang doktor nito, kaya wala rin itong nabanggit sa kanya. Marahan niya itong hinalikan sa noo. Mukhang nakatulog na ito dahil siguro sa pagod. Maya-maya lamang ay dumating na ang dalawang nurse na karga-karga ang kanilang mga anak. Kailangan daw na padidehin na ang kanilang mga anak. Nagising naman ang kanyang mahal. Itinabi na dito ng mga nurse ang dalawang sanggol. Gusto sanang kargahin ni Henry ang isa rito, pero natatakot siya. Lalo pa kapapanganak lang ng mga ito. Iyon ngang kahit 1-year-old na, eh hindi niya kayang kargahin. Kaya tumabi na lamang siya sa mga ito. Doon siya umupo sa gilid ng kama. Henry, ang mga baby natin. Maluhaluhang wika ni Almira. Marahan itong hinaplos ang maliit na pisngi ng mga anak nila. Nang mapalapit ang kamay nito sa may labi ng isa, eh parang umuotot ito. Halatang gutom na. Kailangan nyo na pong padidehin mga baby mami. Pero kambal sila, kaya siguradong mahihirapan kayo. Kaya suggest ko na mas mainam kong formula milk na lamang ang ipadede sa kanila. Hindi lang kasi mahihirapan, baka hindi rin maging sapat ang gatas nyo sa dalawa. Lalo pa at lalaki ang inyong panganay. Wika ng doktora na noo'y kapapasok lang. Ah, ganun po ba, Dok? Sige po, ayoko naman pong mahirapan pa ang mahal ko. Pagsang-ayon ni Henry. Tumalima naman ang dalawang nurse at maya-maya lang ay dala na ang isang uri ng gatas na nasa karton. Distilled water at dalawang feeding bottle. Tinuruan siya ng isa kung papaano magtimpla at gaano karami. Kahit kasi ma-instruction sa likod ng formula milk, ay kinakabahan pa rin siya. Maya-maya lamang ay sabay na nilang pinapadede ang kanilang mga babies. Aliw na aliw naman ang mga nurse habang pinapanood sila. Larawan iyon ng isang masaya at buong pamilya. Hinagka ng buong pagmamahal ni Henry si Almira sa noo. Tsaka muling nagpasalamat dito dahil sa napakagandang regalong ibinigay nito sa kanya. Kilig naman ang mga nurse habang nakatingin sa kanila. Ahem, baka lang gami na kayo dyan sa kaswitan nyo. Natatawang wika naman ni Joshua na noo'y nakapasok na pala. Sira, ang tagal mo. Lumapit ka na rito at tapos nang dumede yung mga pamangkin mo. Baka ibalik na sila sa nursery room. Naku, ang cute naman ng mga mahal namin. Pwede ba kargahin ko yung isa? Bawal, galing ka sa labas. Mahirap na, masela ng mga baby. Lalo na at kapapanganak pa lang. Grabe, damot naman. Kunyari ay nagmamaktol na wika ni Joshua. Natawa naman tuloy si Almira. Naku, Joshua, may point naman si Henry. Kaya huwag ka nang magtampo dyan. Natatawang wika naman ni Almira dito. Joke lang naman. Ang totoo, natatakot din ako. Kailangan na po naming makuha ang nais ninyong ipangalan kina baby para po mailagay na natin sa kanilang record.
Naku mahal, paano ba iyan? Hindi natin napag-usapan ang pangalan kung sakaling kambalang baby natin. Naku mahal, di ba tinanong kita noon kung ano ang nais mong pangalan kapag lalaki o babae ang anak natin? Di ba sinabi mo na kapag babae, sa'yo isusunod ang name. Sabi mo Henra. At kapag lalaki naman, sa akin isusunod ang name. Sabi mo Miro. Iyong name na ginamit ko noong nagpanggap akong lalaki. At dahil lalaki at babae ang ating anak, Henra at Miro na ang ipapangalan natin sa kanila. Nakangiting wika ni Almira. Ah, oo nga mahal. Masayang pagsang-ayon niya rito, saka sinabi na iyon sa nurse. Maya-maya ibinalik na ulit sa nursery room ang kanilang kambal na si Henra at Miro. Dalawang araw lamang na malagi sa ospital ang kanyang mag-ina. Normal delivery naman daw kasi, kaya pwede nang sa bahay na lamang ito magpahinga. Kung siya nga ang masusunod, nais niyang ilang araw pa sila sa ospital. Ayaw naman daw ni Almira dahil ayaw nito ng amoy ng ospital. Labis ang kasiyahan ng kanyang papa at itay ni Almira dahil sa mga apo. Ang kanyang papa na dati ay hindi masyadong nagkikikilos dahil inaatake ng pananakit ng mga kasukasuan, heto at active na active pagdating sa mga apo. Ang silid na dating inukopa noon ng kanyang mahal noong nagpapanggap pa lamang itong lalaki ay ginawa nilang nursery room. Pero doon na rin sila natutulog sa gabi. May mga yayaman ang mga ito pero sa gabi sila ang magkatuwang sa pag-aalaga rito. Sa pagtitimpla ng gatas at pagpapalit ng diapers ng mga ito, gusto kasi nila nakatabi ang mga ito sa pagtulog, lalong naging makulay ang mansyon. Muling naging masaya iyon dahil sa pagdating ng kanilang mga kambal. Wala na talagang mahiling pa sina Henry at Almira. Malaki ang pasasalamat nila sa puong may kapal dahil kahit napakaraming dumaang problema sa kanila, ang puong may kapal pa rin ang gumawa ng paraan para sa huli sila ay magkatuluyan. Iba talaga ang nagagawa ng wagas na pagmamahalan, katulad ng kwento nilang dalawa. Kung tutuusin, napaka-imposible sa kanila dahil langit at lupa ang pagitan. Ngunit dahil sa tunay na pagmamahalan, ang alalay lamang ni Henry noon, asawa na niya ngayon. At ang boss ni Almira noon, asawa na rin niya ngayon. Talagang napakahiwaga ng pag-ibig. Buhay na patunay ang kwento ng pag-ibig nila Henry at Almira. Aling Nena, ready na po ba ang lahat? Tanong ni Almira sa kanilang mayordoma. Okay ng lahat, iha. Huwag mo nang alalahanin ang mga iyon. Ikaw itong magbihis na. Aba, eh magsisimula ng magsidati ng mga bisita. Ikaw na lamang yata ang hindi pa nakapagbihis dyan. Oo nga po, Aling Nena. Pero mabilis lang naman po akong magbihis eh. Gusto ko po kasi okay na ang lahat para wala na akong iisipin pa. Gusto ko po kasi perfect ang first birthday ng aking mga anak. Nakangiting wika niya. Parang kailan lang, hirap na hirap siyang umiri sa mga ito. Ngayon, 1 year na agad ang nakakalipas. Oh, nasaan ba si Henry? Tanong ng ginang. Naku, nasa kwarto po ng mga bata at nakikipaglaro sa mga ito. Sige na po, Aling Nena, maiwan ko na po kayo at mag-aasikaso na rin po ako. Kayo na lamang po ang mag-asikaso ng mga pagkain, ha? Ay, oo naman, iha. Kaya nga hindi ko na kayo pinayagang magpa-cater pa dahil kaya ko naman ang lahat ng iyan. Ang dami ko namang katulong dito. Maraming salamat po talaga, Aling Nena. The best naman po talaga ang mga luto ninyo kaya walang binatbati yung mga cook nila. Ay sus, nambola pa talaga ang pasaway. Ay hala, sige na, mag-asikaso ka na. Natatawang wika naman ito. Hala, kailan ko po ba kayo binola? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Sige po, alis na po ako. Natatawang wika na lamang niya. Maya-maya lamang at darating na ang kanyang inay kasama ang asawa nito. Kahapon pa ito dumating pero ayaw daw ng asawa nito na sa mansyon sila tumuloy. Kaya tumuloy na lamang pansamantala ang mga ito sa hotel. Ang kanya namang itay ay kasama si na Aling Beth na ngayon ilang buwan na ring nagkakamabutihan. Si Aling Beth iyong katulong na itinalaga doon ni Henry para magbantay at mag-asikaso sa kanyang itay.
Nagulat na lamang sila nang kinausap siya at ang kanyang kuya Ryan nito tungkol sa relasyon nito at ni Aling Beth. Hindi naman sila tumutol ng kanyang kuya Ryan, bagkus nasiyahan pa nga sila dahil nakita nilang masaya ang kanilang itay. Hindi na rin ito masyadong alagain, kaya nakakapunta na ito sa kanilang bukid, pero si Aling Beth ay sinasamahan pa rin ito. Hindi hinahayaang mag-isang nagtutungo doon ng kanyang itay. Si Sander naman ay parating pa lang din galing Manila. Kasama nito ang live-in partner nitong si Daisy. Ilang buwan pa lamang matapos silang ikasal, ay nagtapat na ang mga ito na may relasyon. Hindi pa handa ang mga itong magpakasal, kaya naman nag-live-in muna sila. Pero mahal ng mga ito ang isa't isa. Yun nga lang, hindi pa talaga yata handang bumuo ng sariling pamilya. Saka nag-aaral pa si Daisy ng college. At dahil nasa poder ito ni Sander, ito ang nagpapaaral dito. Si Joshua naman ay wala pa rin pinagbago ang buhay. Mas sumikat pa ito sa social media, kaya naman mas lumaki pa ang kinikita nito sa pagla-livestream. At naging content creator na rin ito sa YouTube. At marami na rin ang subscribers nito doon. Kaya mas dumoble pa ang kinikita nito ngayon. Palagi nga nitong sinasabi na dahil daw iyon sa nakagawa siya ng kabutihan sa kapwa, kaya siguro binabalik na sa kanya. Hindi na rin kasi nito pinabayaran ang nautang nila rito. Iyong boundary ng kanyang kuya ay hindi na rin naman ito kinukuha. Yun nga lang, may napansin siyang kakaiba dito kapag kasama nito si Betty. Palagi itong nakangiti at palagi niya itong nahuhuling nakatingin kay Betty. Sa tingin niya ay may nararamdaman na ito kay Betty. Hindi lang makaporma kasi itong si Betty ay laging binabara si Joshua. Ayaw na ayaw daw kasi nito sa trabaho o paraan ni Joshua para kumita. Para daw dito ay katamaran daw iyon, lalo pa at minsan hindi nakakapasok si school si Joshua. Pero maraming beses naman niya na nahuhuli si Betty na nanonood ng live stream nito. Tapos halos umusok ang ilong nito kapag may mga babaeng nagpapakyot sa live stream ni Joshua. Lalo na nung nagka-duo itong Angela user na talagang napakaharot. Dahil nga dun, ayun, nag-aral ng ML si Betty at ngayon ay magka-duo na ang dalawa. Hindi na rin galit si Betty sa trabaho ni Joshua. Kasama na rin siya sa mga live nito, kaya lang limit, hanggang friend lang daw talaga para kay Betty. Hinahayaan na lamang niya ang mga ito sa diskarte nila sa buhay. Alam naman niyang sa huli, ito din ang magkakatuluyan. Ang kanilang Papa Benedict naman ay talagang hindi na muling naghanap pa ng iba. Minsan nga binibiro niya ito na hanapan, pero sabi nito, masaya na ito sa buhay nito dahil hindi naman daw ito nag-iisa. Nandyan daw siya, si Henry at ang mga mahal nitong mga apo na si Henra at Miro. Kaya wala daw dahilan para malungkot pa siya. Hey, anong ginagawa ng mga mahal ko, ha? Wika niya nang buksan ang pinto ng mga anak. Bungis-ngis agad si Henra pagkakita sa kanya. Pumasok siya sa loob at agad na kinarga ito. At bakit todo ismail ang dalaga ko, ha? Nakangiting wika niya, saka pinaliguan ng halik ito. Todo hagikik naman ang bata. Mommy, ako din, sun kiss ko. Wika naman ni Henry na nag-baby talk pa. Yuck! Mahal, hindi ka bagay mag-baby talk. Ang sagwa! Pang-aasar pa niya rito. Aba, aba, at kailan pa ako naging masagwa sa'yo, ha? Kunway tampo nito, saka kinuha sa kanya si Henry. Inilapag sa sahig at pinupog siya ng halik na sinasabayan pa nito ng pagkiliti sa tagiliran niya. Tawa siya ng tawa dahil sa kalokohan nito. Pero mamaya lamang ay hinuli nito ang kanyang labi at buong pagmamahal na inangkin iyon. Tinugon naman niya iyon sa paraan na alam niya. Hanggang sa naramdaman niya ang pagtayo ng bagay na iyon sa pagitan ng mga hita nito. Oops! Maghunos dili ka, Henry. Kailangan na nating mag-asikaso dahil maya-maya lamang inandyan ang ating mga bisita. Natatawang saway nito sa kanya. Mahal naman eh. Mamaya pa naman. Bilis na. Miss na kita eh. Di kita natikman kagabi kasi super busy kayo sa paghahanda ng birthday ni Nakambal. Sige na naman oh. Isang putok lang please. Ungot nito. Nako,
Kaloka talaga ang lalaking ito. Wala nang kasawaan sa bagay na iyon. Okay po, doon tayo sa room para makapag-base na rin ako. Pabalik naman na siguro ang yaya ng mga ito dahil nakasalubong niya ito kanina. Hindi nga siya nagkamali. Palabas pa lang sila ay dumating na ito. Ibinili niyang bantayan ng mabuti ang mga bata kasi magbibihis lamang siya. Pagkasarang pagkasara ng pinto, agad nitong hiniklis ang blouse niya. Napigta lang lahat ng botones niyon at kaagad na tumambad dito ang kanyang malulusog na dibdib. Agad nitong pinagpala iyon gamit ang bibig nito at dila. Dalang-dala naman agad siya, basta talagang masaling nito ang dibdib niya. Lalo na kapag pinaglaroan nito iyon, agad-agad siyang nagiinit at nadadala sa mga kapusukan nito. Ilang sandali lamang ay maririnig na sa bawat sulok ng silid na iyon ang mga impit na daing at halinghing ng dalawang taong nagmamahalan. Lalo na nga at sabay nilang marating ang paraisong sila lamang dalawa ang nakakaalam. Matapos iyon, mabilis ang naligo si Almira at nagbihis na. Mabuti itong si Henry ay dati nang nakabihis kaya wala ng problema. Ilang oras pa ang kanilang hinintay at nagsidatingan na ang kanilang mga bisita. Mga malalapit na kamag-anak, mga ninong at ninang ng kanilang mga anak at mga malalapit na kaibigan ng pamilya. Mahal, sandukan na kita ng dinuguan ha? Sa sobrang busy mo kasi hindi ka na nakakain. Sige mahal, salamat. Medyo napagod nga yata ako kasi medyo nakaramdam ako ng pagkahilo. Nako, baka nga nagugutom ka na. Saglit, sasandukan lang kita. Aba anak, napapano ka? Bakit tila yata pinagpapawisan ka ng butil-butil? Tanong ng kanyang inay sa kanya. Napagod lang siguro ako inay. Mahal, kain ka na muna. Baka nalipasan ka na ng gutom kaya ka nahihilo. Nag-aalalang wika ni Henry sa kanya. Inilagay nito sa harapan niya ang kanin at ulam na dinuguan na nakalagay sa isang mangkok. Ngunit pakiramdam niya ay nangasim ang kanyang sikmura. Ang baho ng amoy ng dinuguan, kaya naman bumaliktad ang kanyang sikmura at saka nagduduwal. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa silid para doon sumuka. Mabilis naman siyang dinaluhan ni Henry. Alalang-alala ito sa kanya. Hinahagod-hagod nito ang kanyang likod pero ang nakakainis lang wala siyang maisuka. Maya-maya'y lumapit ang kanyang inay sa kanya. Sumunod na rin ang kanilang papa at ang kanyang itay. Aba anak, mukhang buntis ka yata. Tanong ng kanyang ina. Automatikong napaharap siya rito. Saka biglang naisip na may git isang buwan na nga pala siyang hindi dinadatnan. Natutop niya ang labi saka nanlalaki ang matang napatingin kay Henry. Mahal, totoo ba? Mukhang totoo mahal. Hindi na kasi ako dinatnan noong nakaraang buwan ng dalaw. Hanggang ngayon. Ay, damo ka talagang lalaki ka. Hindi pa nga nakakalakad ang mga panganay mo. Binuntis mo na naman ang anak ko. Kunway galit na wika ng kanyang itay. Nabatukan pa nga ito. Aba, ayaw mo pa niyan balae. Aba, madadagdagan na naman ang ating apo. Masaya namang wika ng kanilang Papa Benedict. Nako, huwag naman kasi pag Henry. Aba eh, masama iyong taon-taon nanganganak. Okay na iyong kahit mga dalawa o tatlong taon ng pagitan. Wika naman ang kanyang inay rito. Okay po, Mama. Masayang wika naman ni Henry. Pero, magiging tatay na ulit ako. Sigaw ni Henry. Kaya naman nalaman na ng lahat iyon. Kaya naman ang araw na iyon, hindi lang first birthday ng kanilang kambal ang kanilang sineselebrate, kundi pati na ang kanyang ipinagbubuntis. Wala na talagang mahiling pa si Almira. Kompleto ang kanyang pamilya sa tuwing may mahalagang okasyon sa kanyang buhay. May napakabait na biyanan na mahal sila, lalo na ang mga apo nito. May mga anak na kahit ang babata pa, napakalambing na sa kanya. At heto nga, at madadagdagan na naman dahil buntis siya. Mga kaibigan na handang tumulong at damayan siya. At syempre ang kanyang asawa. Ang kanyang pinakamamahal na asawa na walang iba kundi si Henry. Ang lalaking palaging nagbibigay ng kulay sa kanyang mundo. Nakangiting lumapit ito sa kanya.
Kinuha ang kanyang kamay at giniya siya sa gitna ng pinagdausan nila ng birthday party ng kanilang anak. Maya-maya pumailan lang ang kantang Can't Help Falling in Love by Elvis Presley. Isinayaw siya nito. Humilig naman siya sa dibdib nito at ninamnam ang liriko ng kanta. Simula nang tinugtog ito sa kanilang kasal, naging favorite na rin talaga niya ito. Dati kasi nagagandahan lang siya. I love you, Almira. Buong pagmamahal na wika nito sa kanya. Iniangat niya ang mukha at tiningnan ito sa mata habang nakangiti. I love you more, Henry. Buong pagmamahal na tugon naman niya rito. Maya-maya inangkin ito ang kanyang mga labi. Walang pangingimi kahit pa nakikita sila ng lahat. Narinig naman niyang nagpalakpakan ng lahat at tila kilig na kilig sa kanila. Patuloy lamang ito sa paghalik sa kanyang labi. Ang halik na kahit kailan yata ay hindi niya pagsasawaan. Ang halik na palaging nagpapatigil sa pag-inog ng kanyang mundo. Ang halik ng kanyang mahal na si Henry. Muli po, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga sumubaybay po sa ating bawat istorya. Kayo po ang nagiging inspirasyon ko. Despite po sa trabaho ko ng pagiging busy bilang katulong po dito sa Middle East, kayo po ang nagiging inspirasyon ko kung bakit kailangan kong tapusin ang bawat episode at bawat kwento po dito sa aking munting channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako magpapatuloy. Muli po, sana po ay suportahan niyo pong muli ang aking munting channel sa panibagong kwento na ibabahagi ko po sa inyo sa mga susunod pong araw. Maraming maraming salamat po. At ito pong muli, Sir Shelda Amazing Stories. Maraming maraming salamat po.